Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating unang pagsasama-sama for this month of November. Bago na naman po ang ating paksa, ang ating theme ay Raising Children for His Kingdom. How do we raise children who will be fit for the kingdom? No? At yan po ay bilang pagsunod sa sabi ng ating Panginoon, permit the little children to come to me. Ito po ang inyong Mami Becerio. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras kung saan ngayon nga pong unang araw ng Sabado ay atin pong pag-uusap-usapan ang mga bagay-bagay patungkol po sa ating mga toddlers at kasama si Teacher Hayden para nga po ito ay pag-uusapan natin. At kayo po ay pwede naming makasama kung gusto niyo po kaming nakikita ay 702 DCASF EBC Radio TV. Facebook ng 702 DCASF EBC Radio, Moms at Heart at Memo ni Mami. Kaya naman po, nakikinig lamang kayo sa 702 DCAS AM Bond. At kung kayo po ay may PM Radio, hindi na po ninyo pipitidin, yan po ay sakto lamang. Lalong-lalo na nga po dyan sa ating mga bukid-bukid, mga nandyan po sa kabundukan, at kung saan-saan pa po ng mga malalayong lugar na hindi po naabot ng internet, pero nakakapakinig po kayo sa ating AM Bond. Purihin po ang Panginoon sa ating pagsasama-sama. At ang lahat ng yan ay dahil po sa ating pagiging miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Samahan niyo po ang inyong Mami Becerio sa loob ng isang oras kasama si Ma'am Shihady kung saan ang mga paksain ay patungkol po sa mga toddlers, the youngest learners nga po sa ating nga po mga tahanan. At kami nga po ay nagagalak na isa't isa po ay maipaliwanag ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa paano po ba bibigyan ng awareness ang ating mga toddlers upang sila nga po ay magkaroon ng kamalayan patungkol sa ating Panginoon. So welcome sa iyo, Ma'am Shihady! Magandang hapon na muli sa iyo, Heidi, na miss ba natin ang isa't isa? Hindi, lagi tayong every first Saturday ay magkasama. So good afternoon sa iyo, magandang hapon. Ating cute na cute and very active. Preschool, toddler. Magandang hapon po. Ngayong November ay buwan ng mga bata. And when I say bata, hindi ko nga alam kung ano na yung cut-off, no? Baka batang isip. But we go by the traditional mindset po na hanggang 12, right? Kasi pag pumatong ng buwata ng 13, syempre, hindi na siya. Yeah, so from 0 to 12 years old. Yes, oo. Kaya alam mo, pag tinignan natin ang mga bata ngayon, parang hindi na sila talagang isip ng mga bata nung araw, no? They're full of awareness and ano talaga sila, no? Naalala ko, and talking of yung mga toddlers, ang gagaling na rin nilang mga tuwiran. Marunong na sila mag-tuwiran, di ba? Parang marunong na rin sila mag-protect ng mga rights nila, di ba? So parang halimbawa, dinalaw mo yung gamit niya o ano, sasabihin na, oh, that's mine, di ba? Ano, parang gano'n. Oo, yes. Tapos meron pa rin sa'yo, o di ba? No? Parang alam na alam niya na, ito akin, iyan sa'yo, ito akin, iyan sa'yo. Di ba? Parang ang gagaling nila sa mga gano'n, ano? Kaya nga sa toddlers, di ba, nilalagyan natin sila ng label, no? Na mga gamit mo to, di ba? Kanilang mga kanilang. Okay. So talking of itong pag-uusapan natin na nasa team natin, ang toddlers, okay, 2 years old na naman tayo, no? Mga 2 years old. Yan yung ang bibilis kumilos, no? Tapos ang gagaling manggaya. Tama? Oh, yes. Ito po kasi yung stage na like, their brain is like a sponge that they readily absorb
anything and everything they are exposed to. That's why nga we have to be careful of our actions, of our speech, even our facial expressions, pati moods nga po natin, a-absorb nila. And they are very observant and they are good imitators. Yes. So they like role-playing also. They like dramatic play. And nakita nga natin, like, sa class namin, they particularly enjoy kapag free play, they go to the dramatic play area and they create their own scenarios. So that is natural for them. At ang isa pang nakakatuwa dito sa mga toddlers na to, yung sinasabi mong gagaya, talagang ang husay nilang manggaya at ang gusto pa nila, halimbawa, isusuot nila yung sapatos ng adult, di ba, ano? Yes, they like to role play. No, di ba? Tapos yung lipstick ng nanay, kapag kakanyang nakuha ako sino mga ate or adult na nandito na nagli-lipstick, gagayahin na yun, no? Pati hanggang dito, mukha nakalagay na siyang lipstick, di ba? So, they look cute, but they also need to be guided dito, di ba, no? And talking of sinasabi mong manggagaya, siguro ito'y simula ng ating pagpapamalay sa kanila ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa pang-no. Diba? Yes po. Yes, yes. And we mentioned that this is the stage where they readily absorb everything and anything they are exposed to, more so na kailangan itatama natin yung mga elements of the environment that they are exposed to, that we become mindful. And if we want to raise kids na godly kids nga, kumbaga, we have to start early, and they cannot learn it without them seeing it from us. Remember, our parents ang first teachers po ng mga anak natin na hindi yung mga teacher nila sa school, kundi tayo po. Tayo po sa bahay. Not in the kids' church, not in the Sunday school, not in daycare or wherever outside the home. Ang pinanonood ng mga bata at ang dapat, no? Kasi pagka sinabi natin na tayo ay nagtuturo ng mga kamalayan sa ating mga bata patungkol sa Panginoon, ano? Hindi lang yung kamalayan na parang verses yan, di ba? Na parang memory verses agad, ano? So, ang kailangan dito sa mga batang ito ay meron siya ring makikita. Tama yung sinabi mo sa atin, no? At ito ay ating ibinabahagi sa kanila. Yan. So, ang nakita ko dito na very, very simple, na gustong-gusto nila at lagi nilang nakikita, syempre, ay yung prayer sa pagkain. Di ba? No? Right. Opo. Napaka-ayon. It's a routine. We do it, I think, almost every family who believes in God do that. Kasi lahat naman ng parents who've been raised spiritually, na-inculcate yan sa atin, na talaga magdasal ka bago kumain, bago matulog, yung mga ganun po, di ba? Those are the routines that we all grew up with tayo, nung mga bata pa rin tayo. But then, more than just being a routine, the children should learn na it is personal. That prayer, even, you know, just before meal, is personal. It's still talking to God. It's not just a memorization of words that or, you know, just the act of putting their hands together, pray for the food. But they have to, medyo malalim, but they have to internalize. Pero for the toddlers, they have to be able to develop that awareness na this food is blessing. It came from God. And this food is going to make my body healthy. Simple concepts lang po like that. That their, you know, young minds can comprehend. Yes, oo. Ano nabanggit mo yung mga tungkol sa comprehension o yung bahagi ng pangunawa. Kaya maganda kung tayo ay nagtuturo o nagbibigay ng kamalayan sa ating mga bata na toddlers patungkol sa panalangin, ay yung mga bagay na naiintindihan nila. Diba? Yes. O kagaya halimbawa, nakikita nila yung ulam, di ba? Tapos, nakikita nila na masarap. So, yun ang lasa, di ba? Ano? Kaya, kabahagi din po yun, ano, sa atin pong mga kamalayan. Kasi, nanalangin ka, di ba? At simple lang po yung prayer. O po yung napakahaba, no? Kasi,
Hindi makakakonsentrate yung bata. Napakasimple nga, di ba? Lord, salamat po sa aming pagkain. Salamat sa fish, Lord. Salamat sa rice. Ayan. So, isa-isa po pwede mo sabihin, di ba? Tama po. Lord, thank you kasi pag kinain namin ito, lalakas ang aming katawan. Magiging malusog po kami. In Jesus' name, amen. Di ba yun? Ganun lang siya kasimple. Simple but meaningful. Mm-mm. Yes, nabanggit mo yung salitang meaningful, ano? Makabuluhan, may kahulugan, ano? Madami din kasi na mga bagay na ine-expose ang ating mga bata nitong adults na to na parang ang lalalim, di ba? Yung ang lalalim kasi halimbawa, di prayer time, ano? Eh, syempre, mga bata yan, ano? Misan, pag dilat ng mata mo, nakita mo, ginunguya na niya yung pagkain, di ba? May mga ganong cases. Bata, eh, di ba? Kalagot ka, magalit sa'yo si Jesus, di ba yung ganon? Yes, tama po. Yes. So parang nagiging source dilat po tayo ng kanilang maling pag-intindi who God is, who Jesus. So, we instill fear sa kanila na dapat palang katakutan. So, tayo naglalagay ng barrier. Dapat nga po na opposite ang ginagawa natin, inilalapit natin sila sa Panginoon. And we teach them na Jesus is approachable. You can talk to Him anytime, anywhere. So, yun nga, as mentioned earlier po, Mommy Bessie, careful tayo sa mga salita natin. O yan, pinagalitan agad siya. At yun nga, sinabi pa na magagalit sa si Jesus. Ganyan, di ba? No? Parang ayaw yan ni God, no? Ayaw ni Lord, gano'n. So yes. Parang yung mga bata, no, isa rin po ito, no, na magiging foundation. Yung sinabi ng Teacher Heidi na paano nila makikilala ang Panginoon? E di makikilala niya ang Panginoon na parang yun, nakabantay lagi, no? Yes, opo, madaling nagalit, nagpa-punish. Ginagamit po natin yung Panginoon to express our own yung emotions natin. Dahil yes. Ayaw natin. Parang, which is unfair. mali po yung ganong teaching concept. Yes, nabanggit mo yung pala sarili nating emosyon, ano? May mga pagkakataon kasi halimbawa busy prayer, no? Minsan naman dadali natin sila sa church, di ba? At pag gusto natin silang mag-behave, yun, tatakuti na naman natin, di ba? Oo. Yes. Oh, tama po yan. Pati si pastor na walang kamalay-malay kung hindi si Lord, ano? Pagkagano'n. Pastor, shh, tumahimik ka. Yung ganyan, ang gigigil ka doon sa anak mo, di ba? So, itong mga bagay na ito po ay relate much ho ba yung mga iba, no? Di ba? Relate much. At sana po, no, mga mamsies, no, dito po sa ating programang Moms at Heart, ang tagahubog sa ating mga pusong ina, ay mahubog na po tayo ng ibang klaseng shape. Yes, tama po yan. Ibang klaseng shape. That, paano natin hinuhubog ang kaisipan ng ating mga anak patungkol sa Panginoon, ay dadali niya ito. Kaya minsan, hindi nagkakaroon ng fear with reverence, kundi fear na parang, alam mo yung fear sa mga pulis yan, di ba, no? Na, oh, yes po. Andiyan na yung pulis. Naku, hulihin ka. Yung mga ganun po tayong sinasabi. Parang, meron pa po tayong sinasabi na yung mga multo, yung mga ganun po, na nagkakaroon ng unnecessary fear yung bata. And it also affects their peace of mind, their confidence na mapag-isa. Like kung may gagawin siya, gustong may kasama, always looking at their back. Without knowing na unintentionally, tayo po yung nagiging source ng low self-esteem, ng yung pagiging matatakotin po ng mga anak natin. Mahinang loob, di ba, no? Kasi parang binakod natin siya ng mga bakod ng takot, di ba, no? Na parang kadakikilos ka, meron agad nakaambang parusa. Pag nahuli kang may ginagawang ganito, ay ayan, merong mangyayari sa'yo na hindi maganda. Yan po yung common mistake when disciplining, na we want to correct the behavior right away, that we fail to make the child understand bakit mali. Yes. And
So, kaya hindi po nagbabago yung behavior, yung attitude, no? I mean, pwede mag-change ang behavior, hindi niya gagawin kasi natatakot siyang maparusahan. But the attitude, like the condition of the heart, is not changed kasi hindi po naipaliwanag. Yes. Nang maano kung bakit mali yung ginawa niya. It's the process kasi dun po sa process nila, matututunan yung mga bagay-bagay. Yes, at tugma dito sa ating pinag-uusapan, raising children for the kingdom, kaya natin sila ine-expose dyan sa mga sinasabi nating process at yung mga maramdaman nila, yung kailangan tapusin ang isang bagay, kailangan mong gawin talaga kahit nahihirapan ka. Kasi yan ang school ni Lord. Hindi tayo ini-schooling ni Lord nang tayo ay instant, di ba, no? Tama po. O kagaya ng prayer, no? Minsan, nag-pray ka. Aba, saksakan ng tagal, no? Hindi binibigay ni Lord sa iyo, di ba? Yes. Kaya gusto mo nga gumaan yung trabaho mo. Aba, lalong bibigyan ni Lord, no? Parang minsan takanta-taka tayo, but we have to realize that that's life in the Lord. Yes. At, diba sabi niya, cross, take up your cross and follow me. Die to self, diba? And how can we die to self if we wanted all this comfort, no? Pero ano, no, mga mamsis, hindi po kontrabida si Lord na gusto tayong nahihirapan. Nagbe-bless ang Panginoon, nagbibigay ang Lord ng mga joy, nagbibigay siya ng mga kakaibang reward na nakakagulat at nakakasiya sa atin. Lamang, bago po ito mangyari, mayroong mga gusto si Lord na kahandaan. Kasi pag hindi handa, ang puso, yan. Ang puso, masisira tayo, no? Naalala ko last week, no? Meron ako nga isang grupo ng mga, ano to, mga young professionals, corporate world sila. I gave a talk na ang title ay ano, Resilience in Life Quakes, no? So may mga binigay ako example ng life quakes, yung sa mga health, finances, et cetera, et cetera. Tapos meron ako sa PowerPoint, kayong umiikot na ganyan, breaking news, tapos paglaglag nakalagay doon, life quake is good for you. Gulat lahat sila. Parang, ha? Bakit sasabihin mong good ang life quakes, di ba? Kasi when we have life quakes, kagaya itong naramdaman natin sa pandemic, we're able to rest, di ba? Yeah, that's right. Forced rest, di ba? We're able to reflect, di ba? We're able to push ourselves to think more. Kasi yun nga, naka-rest ka eh, di ba, no? Parang ang inano ko dyan na example, yung sa drum, di ba? Pag nagda-drum ka ganyan, yung musician. Pag nagda-drum ka ganyan ka ng ganyan, eh, noise. Yung di ba may rest? Yan, gaganyan ka, tapos magre-rest ka, tapos may rest, di ba? Eh, pag hindi mo nilagyan ng rest yun at gumanong ka ng gumanon, may para kayong batang nag-iingay, di ba? Yes. Pwede kang bubuo, di ba? So, kailangan talaga natin ang life ways. But, when we talk about perseverance, minsan nakakakunot ng noo, tsaka nakakadagdag daw ng weakness. Kaya natin ang mga paalala ng ating trickles of beauty moms na talagang beauty even in her advancing no, golden age ay si Mamsi Cherry para sa kanya pong trickles of beauty. Hello mga momshies! Cherry here for Trickles of Beauty. Today, ang aking ibabahagi sa inyo ay ang importance ng paggamit ng eye cream. Eye cream is necessary kasi yung skin around our eye area is thinner and the first to show signs of aging. Now, a good eye cream can help minimize the look of wrinkles, dark circles, at saka yung puffiness. Now, ito ang mga benefits ng paggamit ng eye cream. Una sa lahat, eye cream helps prevent common signs of aging. Yung dull, tired, and slack-looking skin happens for a variety of reasons. Ito yung big two culprits, yung dehydration at saka environmental stressors. Now, a natural cream packed with antioxidants can help keep these aggressors at bay. Pangalawa, it can lessen the appearance of fine lines and wrinkles. Pangatlo, it minimizes the look of puffiness. Pangapat, it helps reduce the appearance of dark circles. Panglima, eye cream delivers tailor-made hydration.
Now, yung thin skin around your eye needs a specialized kind of hydration na ang eye cream lang ang makakapag-provide. It does this with just the right concentration at saka ng tamang ingredients that won't irritate the skin and dry it out further. Pang-anim, it prepares your skin for makeup. Pang-pito, it can strengthen and protect delicate skin. At lastly, eye creams can soothe tired eyes. How to apply eye cream? Una, start with a gentle cleanser. Pangalawa, apply toner to refresh and balance. Pangatlo, massage a few drops of your favorite serum into the skin. Pang-apat, gently tap a pea-sized amount of eye cream into the area below your eyes using your ring or middle finger. Start in the innermost corner and move outward, avoiding your bottom lashes. Pang-lima, moisturize that beautiful face. Few tips ulit and tricks. Be gentle ha. Use a delicate touch, otherwise you can aggravate your skin. Give it time. Allow your eye cream to sink in and settle before you move on to the next step. Keep it consistent. Try your best not to skip a day and make sure you apply your eye cream morning and night. It's the only way para we could get glowing results. Cool it down. If the formulation allows, try storing your eye cream sa fridge. Yun sa chiller lang ha, huwag naman sa freezer. Moisture is your friend. By applying an eye cream to your skin that's just a little bit damp, it will soak in even better. Yan lang muna for now mga momshies, sa uuliting pagkikita-kita. This is Cherry, highly encouraging you to choose to be beautiful inside and out. Maraming salamat sa iyo, Ma'am si Cherry, sa iyong mga paalala at tunay naman po mga Ma'am si, no? Iba't iba ang hinuhubog ng ating programang Moms at Heart. Patuloy pa rin po kaming tandem, no? Ang Mami Bessie at si Toddler Teacher na ang pinag-uusapan po ay mga batang bata na punong-puno ng kamalayan at kakayahan upang sila po ay turuan to be fit for the kingdom. Naisip ko yes. Lang, bata no, tapos fit for the kingdom, di ba? No? Opo. Hello. Basta na naman yung, remember the verse that, let the children come to me, sabi ni Jesus. Gustong gusto niya, like, huwag niyo silang pigilang lumapit sa akin. So, dapat talaga, as young as they are, the training should already be a thing. Gaya nga na sinabi niyo kanina, hindi nagsistart ang training pag teenager na. Kasi naset na po yan eh, kumbaga molded na. May set of values na sila, may set of norms na sila. Medyo mahirap na pong mabago. So, start when they are, para pong sa mga halaman nyo, Mami Bessie, as young and tender as they are, doon nagsastart ang nurturing. Yes, oo. At nasabi mo kanina, yung mga teenagers, ang dami na rin kasing nailagay sa isip nila eh. Ang dami lang naipasok, di ba? Hindi lang yung mga kanilang mga peers, no? Na mga nagpe-pressure sa kanila because that is their peers and peer pressure. But also, ang dami na nila lang nakuha na kung ano-ano. Lalo yes, especially now po. Kasi ang dami na nilang exposure, unlike us before that, our only exposure to the outside world, outside of the safety of our homes, is school, friends, work. Ngayon, ang dami na po. And even if you watch things on TV, kung ano lang yung pinapakita sa TV and everybody sees it kasi wala naman po mga, walang internet, wala kang, you know, walang cellphone that you can take with you anywhere. Tapos hindi ka na nakikita na magulang mo, anong pinapanood mo sa cellphone mo, anong pinapakinggan mo sa cellphone mo. But now, that's the reality po. Yes. Super exposed. That's why, doble vigilant po tayo. Dahil ang dami nating kalaban, mga momshies. Yes, sa paghubog super dami ang ating mga kalaban, no? At hindi lang super dami, dumadami pa sila. Dumadami. At alam mo, nagiging ano rin sila, nagle-level up din. Kasi yung talagang coating, no? Kumbaga sa ano, na
para talaga hindi mo makita na ito ay deception. Ang ganda-ganda ng pagkaka-package, 'di ba? Kaya 'yan mga mamshis, kailangan talagang tayo ay alerto. And yun po ano sa ating sinabi kanina in terms of perseverance ay napakahalaga po kasi sanayin ng mga bata because this is the way, the teaching method ng ating Panginoon, 'di ba? Ang teaching method ng ating Panginoon. All right, so from the prayer to training them to do things, no? Ang isa pa pala no, ihabol ko lang, no. Why do we need to train them in terms of perseverance? Kasi para yung kanilang output, no, ay maging mahusay. Quality. Yes, pwede na yan. Okay na yan, basta matapos lang. Quality. At kasi yung quality na ito ay, I'm doing this for the Lord. For the Lord. Yes. Oo, yung parang si Lord ang audience ko dito, si Lord yung ano, aking gustong masiyahan dito, no? Maganda rin ito para ang mga bata ay hindi din sila nakikipagkompetensya. At parang yung buhay nila ay umiikot sa kailangang makipagkompetensya at maungusan, ano? Kung sino-sino sa klase. Yes. Tama po yan. And that's a very good insight, Mami Bessie. And napaisip din ako bigla na one of the common traps din po ng mga kabataan ngayon is that need to please people. Parents, teachers, you know, even friends, na nawawala po sa equation si God. That's why depression comes in, anxiety, worry. It's because man is naturally insatiable. Talagang hindi mo talaga mapi-please kasi yun po yung nature ng man. But, you know, God is different. I mean, even before we came, you know, even He formed us in our mother's womb, mahal na niya tayo. Super proud na siya sa atin because we are His. So we, you know, we don't really need to slave away and yung para talaga na to beg for praise pag sa kanya dahil siya po He holds no judgment, mahal niya tayo unconditionally. So if we are able to teach that to our children na everything that they do, whether eating, drawing, painting, singing, dancing, if it's for the Lord, yes, it will totally affect the overall quality of their work. Kasi may joy ka, may sense of desire ka. Na God loves me. He made me. Look what He provided for me. And in return, I want to make Him happy. I want Him smile. So dapat ganun po. Not even us. Like with my children, I always tell them, do not even strive to do things because I want to make mommy and daddy proud. Well, if you have that kind of feeling, thank you. That's a big blessing. But more than us, it has to be God first. Because if you do things to praise Him, like everything you do is an act of worship and everything else will follow. Lahat gaganda. It will trickle down. Ganun po siya. So ever since ganun, God sees you, you know, even your thoughts, kahit hindi mo binaverbalize yung naisip mo, God knows it. Opo. Nothing is hidden. Ayan. At dahil dyan sa mga description na sinabi mo, let's also expose our children para sila ay fit for the kingdom doon sa salitang praise and appreciation. Kasi isa pa yun, ano, this is an antidote no sa ating entitlement generation. Yan. Tama. Yes. Entitlement culture, I deserve. It's my right. It's my right. No? Parang ako lang ang may right. Parang kapwa mo walang right. Di ba? No? Parang ganun ang nangyayari ngayon eh. Di ba? So, yes, tama po. When we teach our children to be thankful even with the things, no? Kagaya no, di ba, when you pray over the meal, nagpapasalamat ka doon. So, huwag mo siyang dudugtungan ng mga reklamo. Di ba? Yung tungkol sa praise and appreciation, ito kasi yung ngayon ay nawawala na rin. Kasi nga, ang mga bata, parang kailangan bigyan mo ako nito, di ba? Halimbawa, ano, nakakuha siya ng mataas na grade, no? Para bang obligasyon niya sa kulang, no? Nabibigyan siya agad nitong ganitong mga bagay. Parang ako madalas, ano, mga mamshies, di ba, sinasabi ko yan, pag may ginawa ang ating mga anak na talagang dapat nilang gawin, eh bakit mo sila bibigyan ng reward? Tama diba? Po. Kapag mataas ang grade niya, binibigyan ng reward. Ang dapat lang sinasabi, ay, naku, mahusay naman, ano, at ako in masaya kasi nga ako, ginawa ko yung aking role. I sent you to school, I paid for your tuition, I paid for everything, ganyan. Aba, ikaw,
Very good. Nag-aral ka, di ba? Tapos wala na yung mga, kailangan i-blow out pa kung saan-saan dadalhin, bibili ng mga hat. Ang nangyayari tuloy, our children will not be thankful that we have provided for them, but they will see themselves as, bigyan mo ako nito, at saka ito pa, at saka yan pa, at saka yan, at saka yan. Di ba? So parang nagiging ganun ang ating maraming kabataan, which is hindi dapat. And sino nagturo? Hindi tayo rin. tayo po. Yes. I think it's also a trap that in a way, when we do that, it's like we are buying the affection of our children na para they will continue to have good relations with us. We do that. Alam ko naman na hindi naman lahat sinasadya, but it's easy to fall into that kind of trap, lalo na ngayon, it's a material world that we live in. Napakadali pong matempt to be like that. Pero let's pause and reflect na, teka, ano bang repercussions kapag gagawin ko ito? And remember, if we start that wrong practice early, it's hard to break. So yes. Kung as early as toddlerhood, ginagawa niya na po yan, makakasanayan po ng bata, hahanap-hanapin niya, and they will even start questioning you, why are you not doing that anymore? So magko-question yung bata, what's wrong, something's wrong with me, hindi na ako binibila ni mommy, hindi na ako tinitin ni mommy, ni daddy, hindi na ako pinapasyal ni daddy. So magkakaroon ng masama, ng maling perception po yung bata. Yes, tama yan sinasabi mo. At dahil nasabi mo na mag-pause muna tayo at isipin natin ang mga bagay-bagay, tawagin natin na isang matibok sa puso niya, si Mami Weng Rosario, para sa kanyang heartbeat portion. Mami Weng? Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the spirit. Pinagpalang Sabado ng hapon po muli sa ating lahat. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Hindi lang po paalala, kundi kuman po sa atin ng Panginoon, nagampanan natin ito ang hubugin ang ating mga anak habang nasa murang edad pa lamang sila. Every season counts, ika nga. Ang mother impact ay napakahalaga mula 0 to 5 years old. Sa sinapupunan pa nga lang ay maaari na madama ang pagmamahal ng isang ina. Andyan na yung kinakausap natin sila, hinihimas-himas ang ating tummy upang ipadama ang pag-aruga sa ating baby. Ang pag-develop ng intimacy sa ating mga bata mula pagkapanganak pa lamang ay dapat maranasan sa ating mga nanay. Gabay ni nanay ay mahalaga habang lumalaki si baby. Mula sa matutong dumapa, gumapang, umupo, hanggang sa makahakbang, dapat tayong mga nanay ay may tamang hakbang din gagawin para sa ating mga toddlers. Matumbaman minsan, hayaan natin silang tumayo. Give them encouraging words. Huwag naman mga momshies, yung andyan agad tayo to the rescue. At sasabihin pa natin, kawawa naman ang baby ko. Alalahanin po natin na ang lahat ng itinuturo natin ngayon, whether ito ay tama o mali, ay may kinalaman sa kanilang magiging future. At kapag natuto ng magsalita ang ating mga anak, ang dami-dami na nilang mga tanong dahil marami silang nais malaman, curious sa mga bagay-bagay. Huwag po tayong mainis mga momshies sa halip. Samantalahin nating pumasok sa mundo ng ating mga anak, dito natin ituro ang mga tamang aral ng buhay. Imulat sa tamang katuruan, i-introduce ang Bible sa kanila. Maging ang tamang paggalang sa bawat tao. Parang sponge kung mag-absorb ng information mula sa atin ang mga bata, kaya ituro po natin ang tama upang ito ay madala nila hanggang sa kanilang pagtanda. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Mami Weng. At tunay naman, mga momshies, ang ating po bang mga pusong ina ay nagtibok-tibok na, no? Dahil sa mga paalala. At ito pong aming mga sinasabi ay bagay na bagay po ito doon sa pagsunod natin sa train up a child. Ayan, train up a child.
At ito nga pong child na ating pinag-uusapan ay none other than ang isang toddler na akmang-akma po yung kanyang edad doon sa child na nakalagay doon. So we started to make the awareness about prayer, the awareness about appreciation and being thankful, no? At ganun din po yung pagkakaroon ng praise. So yan po, we wanted the children to be fit para po sa kaharian ng ating Panginoon. So patuloy po kaming dalawa, ang inyong Mami Becerios at si Teacher Heidi sa ating po mga usapan. At ang pinakahuli ito ay istoryahan. Gusto ito ng bata eh. Di ba yung kwento? Gusto nila yung kwento. Tapos nagtatanong nga sila eh, kung nung bata ka, ginawa mo daw ba to? Nung ganito edad mo, ano yung laro mo? Tinatanong nila yon, tinatanong nila yan. So, ano yung istorya natin? Yun, no? Una yung mga tungkol sa Bible, di ba? Mga parables of Jesus, ganon. Tapos lagi natin... Mag-invest po tayo dun sa mga children's book na Bible stories. It's a very good investment. Yung mga simple lang po, hindi masyadong wordy, but full of pictures. And toddlers pa po sila, no? At siguraduhin din na tama po, no? Kasi minsan yung iba masyadong fancy. Nawawala na po yung talagang kahulugan ano nung ating pong istorya sa Bible. Kaya dapat po tayo rin po ay marunong. At ingatan din po natin yung mga story sa Bible na nakakatakot, di po ba, no? Yung mga ginawa ng Panginoon dun sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Kasi sa kanilang pong edad bilang mga toddlers, ang dapat po muna nilang makita ay hindi po yung mga bagay na yun. Kung hindi, yung God is love, you can go to God, yan, pwede hihingi ka ng tapad, ganyan. Hindi yung isang mali, isang palo, karang gano'n, ano? So, magkakaroon yung bata ng takot. And God is not like that in the New Testament na, di ba? Iba na tayong grace, di ba? So, ano ba ang iyong idadagdag dyan? Speaking of yung mga stories po ng books, here's a quick tip po. If you're going to invest in Bible stories, start with the miracles of Jesus. Napakasimple po yun that they can really relate to because children, they like that. They get amazed sa magic, di ba? Pero it's totally different. Like miracles and magic, dapat, again, ma-establish po natin yung difference nun. Na so, kailangan, before they learn about magic, they learn about miracles po. And it comes from God only. So, let's start with that. And then after that, pwede po yung mga story of creation na. But, you know, choose really the simple ones, not wordy, but more visuals, more pictures po. If you're going to invest in Bible books po. Yan, maganda yung mga miracles kasi ano, gusto ng mga bata yun. At makikita din nila, kasi mga bata po, di ba, mahilig sila dyan sa mga heroes. Yes. Heroes, eh. So makikita nila si Lord na, he's the greatest of them all, di ba, no? That's kasi, right. Hanggang walang makakatapat na mga bagay na kanilang doon yes. Sa mga heroes, di ba? And remember, before they, you know, learn to idolize people or characters, they have to learn na to be in awe na walang papantay sa Panginoon. Dapat ma-establish muna po yun bago natin sila i-expose sa mga iba-iba pong figures or mga characters po na kinagigiliwan ngayon ng mga kabataan. Nothing wrong with it, kaya lang sometimes nawawala po sa equation si God. So kailangan muna po parati si God. Pag medyo na kakalimutan na, ibalik mo ulit. Pasok mo ulit. Yes, at sa dami ng mga gawa ng kaaway, ano, para ialis ang ating Panginoon ay tunay naman na dapat po tayo ay may effort talaga, no? Para maging aware tayo at ibabalik nga natin. Ang isa pa, no, aside from sharing yung mga Bible story, yung sarili din natin ng mga istorya, di ba? Kung paano tayo sumunod sa Panginoon. Halimbawa, at hindi lamang po ngayon, ano, malapit na naman yung Kapaskuhan, hindi lang po tayo ng Kapaskuhan, nagpapakita ng ating love, no? So, yung halimbawa, nakikita ng anak mo na, nayan yan. Ah, kasi, di ba, bukas, pupunta tayo sa church, so ito yung aking tithes. Tithes, o, di ba, sa mga intindihan na ngayon, di ba? Yun, ikaw ito, yung nagtatithes, di ba? Tapos sabi mo, nay, ano yan, mga iniipon, ay, di ba, no, meron tayong mission, pupunta sa mga dumagat, yung ating mga elders, no? So, ano, kailangan, ano, magbibigay tayo sa kanila kasi hindi tayo makakasama doon, no? Alam ba, marami itong mga bata na ganito. So, yan, ipukwento mo rin sa kanya yon, di ba?
So all those things and even our own struggles, no, halimbawa, huwag po natin ding ipipicture yung sarili natin para tayo, yung para bang wala kang kada, yung hindi ka umiiyak, di ba? Yung hindi ka nagagalit, ganyan. Walang compassion. So makita po nila yun na again, it's modeling behavior. Dapat nakikita nila sa atin. And yung totoo po, yung natural, hindi yung parang pakitang tao na ginagawa natin para lang, parang humanga sa atin yung mga anak natin. No. Remember, the truth will always come out. So, yes, yung totoo lamang po. Oo. And then, yun, halimbawa, yung talagang nadupilis ka, no, na nakita ng anak mo na umuwi ka, parang nagkagalit ka, no, kasi okay. There was a kapitbahay na ganito yung ginawa sa'yo, di ba? Naku, anak, pumasok na ako eh, kasi ano, naalala ko, sabi nga ni Lord, ay huwag tayong nagkagalit ng ganon. Eh, naramdaman ko, parang ang taas na nung ano ko eh, nararamdaman ko, nagagalit ako. So, iniwan ko na lang talaga. Let the children see this and let the children hear us say na, sabi ni Lord, naalala ko, sabi nga pala ni Lord, ayan, di ba? Nabasa ko yung kanina, anak, eh, doon sa ano, di ba? Kanina nagpe-pray si nanay, tapos may yung aking, hawak ko yung Bible, di ba? Yun pa naman yung nakalagay doon, di ba? No, that we should be kind, no? So, naalala ko yung kanina. So, and when we tell that to our children, tayo po yung open Bible na buhay sa kanila. Ayan. Tama po na I like what you shared na kapag nagkamali tayo, let's be ready to admit it. Let's be humble enough to admit to our children na mali yung ginawa ko. Huwag mo akong tutularan ha. Ang mali yun. I want to ask forgiveness from God. I want to try harder not to do it again. Kasi mali siya, sabi sa Bible, ganon. Let's not be afraid na kailangan perfect tayo parate sa paningin ng mga anak natin because there's no such thing. Only God is perfect. So, kailangan matanggal din po sa kanilang pag-iisip na, ang mami ko, walang maling magagawa yan. She's very perfect. Daddy ko, perfect yan. Perfect model father yan. Wala pong ganon. So, tanggalin po natin yung ganong expectation na kailangan maging perfect tayo sa paningin ng mga anak natin. Yes. And when they see us imperfect and holding on to God for our imperfection, mas lalo nilang makikilala ang tunay ng Panginoon. Ayan. Naku, ang dami na natin ng pag-usapan at ito ay hindi matatapos nang hindi natin hihingin ang tulong ng ating Panginoon, no? Praise God, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, dinudulog namin sa iyo ang mga nanay, Lord God. Lord, give us wisdom and strength, Lord God, to endure, Panginoon, all things. And we also pray na ikaw po yung patuloy na manguna sa amin, sa aming pagpapalaki, sa aming mga anak, Lord God. Lord, pinapasalamatan namin sa iyo ang lahat ng mga nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Lord God, patawarin mo din kami kung mayroon kaming mga nagawang pagkukulang, pagkakamali, Lord God, sa aming isipan, sa aming sinasabi, at sa aming mga ginagawa, Lord God. Maraming salamat, Ama, at Lord, tinataas namin sa iyo ang aming programa, Lord God. Ikaw ang patuloy na pumagitna, Panginoon. Maranasan ka namin at maramdaman ka namin sa aming buhay. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. At ngayon naman po ay hihingan ko si Teacher Heidi ng kanyang star, something to always remember. Doon sa atin pong na-share, how are we going to raise our children to be fit for the kingdom? Expose them sa panalangin, prayer.
teach them this perseverance, yung katyagaan, ano? Kasi yun po ang eskwelahan na pamamaraan ng ating Panginoon, no? Hindi po siya for comfort, hindi niya gusto yung madali. Let's expose our children to the process. Praise, ayan, turuan din natin ng mga bata to be appreciative, hindi yung entitlement na ay puro akin, ano? At rights and rights, no? And then yung panghuli, maganda, is the presentation. parang what is the presentation? We present the Bible and we present our own stories. Ayan. Teacher, Heidi. Teacher, sabi ng mga toddler, di ba? Pag magtawag siya, teacher? Yes, sure. Minsan, sure. Yeah. Teach. Sure. Napakaganda po ng topic natin ngayon. In fact, if we had more time, I think marami pa po tayo madadagdag na ibang letters dito sa ating topic. But to summarize what I've learned from this afternoon's kwentuhan, training up a child to be fit for the kingdom of God takes time, effort, and so much love. And if we are willing to commit to this role, to this God-given role na ibinigay po sa atin as parents, we should also be willing and humble to let God train us as we train our children. Hindi po natin kakayanin all by ourselves. In fact, we need the grace of God every second, every minute, every hour, every day as we raise our children. Like pagising pa lang sa umaga, you need a fresh dose of the grace of God. And before we go to sleep, we need another fresh dose of the grace of God to be able to rest and, you know, do it all over again the following day. So we are really dependent on God. So kailangan din po, another P pala, if you're going to do this, patience. It would take time. Patience. Yes. Kakain po siya ng oras sa atin. Kakain po siya ng energy. Kakain siya ng mentally, emotionally, physically. Lahat po ang gagamitin ng Panginoon. But then, let's keep in mind that it's an investment. Okay? Kingdom po, kaharian ng Panginoon, ang kapalit. So we really have to give it all, to give it our best. That's yeah. My star for this Saturday. Your star, no? Give it your best. Yun na pala yung pinakadulo, no? Give it your best, okay? So maraming salamat sa'yo, Teach Heidi. At sa susunod, see you again next month. Uy, Christmas na natin yun, December na yun. December na, nako, okay. We'll have something, kakaibang flavor naman ang ating pag-uusapan in December. Bye, Mom She Teacher Heidi. Bye, bye, Mommy Bessie. Thank you. At dyan na naman po nagtatapos ang isa nating oras ng pagsasama-sama dito sa ating programang Moms at Heart. Sana nga po ang ating mga pusong ina ay patuloy na nahuhubog mula po sa mga bagay-bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Wala pong katapusan ang paghubog na yan dahil nais ng ating Panginoon na umunlad at patuloy na umunlad po tayo upang tayo nga po ay mahubog ayon sa kanyang nais. At sana nga po itong ating mga napag-usapan that we can raise our children fit for His kingdom ay unti-unti po na ating himay-himayin, ano? At pulutin po ang mga bagay-bagay na atin pong pahikinabangan para nga po tayo ay magkaroon ng dagdag, hindi lamang ng kaalaman, kundi maisagawa po sa ating mga buhay-buhay. Kayo po ba ay sumama sa amin sa pamamagitan ng atin pong FEBC Radio TV? O di kaya naman po ay nanood po kayo sa ating Facebook, Memory Mommy Moms at Heart or 702 DCAS FEBC Radio. Or baka naman po yung walang pihit-pihit na lang na isang station. Kung meron po kayong PM Radio, pwede na po kayong mag-order, by the way. 702 DCAS 8M1. At ang lahat ng yan ay dahil sa ating pong pagiging miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito nga po ang inyong Mami Bessie Rios, nag-iwan sa inyo ng isang masaya, masigla at pinagpalang hapon po para sa ating lahat.